Maraming mga nagtatanong kung bakit ill-equipped o kulang sa gamit ang military sa Pilipinas kumpara sa mga kapitbahay na bansa sa Asia. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ito ay may ugnayan sa defense budget na nakalaan para sa Armed Forces of the Philippines, kaya nung nakaraang buwan sa October sa taong itong 2021, isinigawa ang Senate hearing kasama ang Department of National Defense at si Commanding General Philippine Army Lieutenant General Andres C. Centeno ay kasali sa joint Senate hearing para sa proposed Department of National Defense 2022 budget kasama si Secretary Delphine Lorenzana at si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lieutenant Jose C. Faustino Jr. At ang CGPA ay kasali din sa hearing na kung saan ang Senado ay kanilang tinatalakay ang proposed 2022 budget para sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Si Secretary Lorenzana ay nagpresenta sa proposed ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines budget na nagkahalaga ng 222 billion piso. Ito ay 8% increase or mas mataas kaysa nakaraang 2021 budget na kung saan may halaga na 204.47 billion piso. Sa panahon ng hearing, si Lieutenant General Andres Centeno na siyang Commanding General ng Philippine Army ay kanya sinasagot ang mga katanungan ng mga senators, particularly sa status ng Army Aviation Regiment na kung saan nanatili pa rin itong provisionary unit ng Philippine Army. Ayon kay Lieutenant Centeno na ang activation ng Army Regiment ay kaparte sa Army Trust for Capability and Base Development para sa paghahanda for the future mission at territorial defense, at ang Philippine Army ay nanatiling nakahanda para sa Army Aviation Regiment, at kanya pinapangako na ang naturang budget para sa capability development at modernization para sa Philippine Army ay kanilang gagastusin base sa current priority ng organization para makapagserbisyo sa taong bayan. Ito ay ayon kay Lieutenant General Centeno. Ang Department of National Defense ay makatanggap ng 222 billion piso o katumbas sa 4.3 billion US dollar. Ito ang pinakamalaking proposed national budget para sa taong 2022. Ito ay ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque. At ayon pa sa kanya na ang Defense Department ay isa sa limang sectors na makatanggap ng pinakamalaking allocation para sa susunod na taong 2022. Sa proposed national budget na 5.024 trillion piso, at ayon kay Surigao del Sur Representative Juni Pimentel, na ang Philippine Army ay makakuha ng another 35 billion piso para sa modernization fund sa ilalim ng 5 trillion national budget for 2022, at inasahan na ang bagong funding ay gagastusin para sa mga bagong naval assets at para palakasin ang national security mission, lalo na sa nangyaring territorial dispute laban sa China sa South China Sea. At ayon pa kay Representative Pimentel na kanilang inabangan na ang Camp Aguinaldo ay pipirma ng kontrata para sa Philippine Navy acquisition sa 6 na 83 meters na offshore patrol vessel na gagawin sa Austal, Philippines sa Balamban, Cebu bago matapos ang termino ni President Duterte. At ayon kay Secretary Lorenzana na ang Austal Global Shipbuilders, ang defense contractor ng Austal Limited, ay ang forefront ng Navy's procurement program para sa offshore patrol vessel na nagkahalaga ng 22 billion piso. Sa kasalukuyan, ang Philippine Navy ay dalawa lang ang mga bagong modernong warship na missiles capable, ang Jose Rizal Class Frigate. At ang Philippine Air Force ay may 12 na light attack jet, ang FA-50 na galing sa Korea. Ito yung mga malaking asset ng Armed Forces of the Philippines, hindi kasali nito ang mga helicopters at mga maliliit na mga vessels. At ang national budget para sa taong 2022 na mahigit sa 5 trillion piso. At ang top 10 na departments na may pinakamalaking allocation ay ang Department of Education na may 773 billion budget,
at ang Department of Public Works and Highway o DPWH na may 686 billion piso na budget at ang DILG or Department of Interior and Local Government na may 250.4 billion piso na budget at ang Department of Health or DOH na may 242 billion piso na budget at ang Department of National Defense na may 222 billion piso na budget at ang DSWD na may 191 billion na budget at ang Department of Transportation na may 151 billion na budget at ang Department of Agriculture na 103.5 billion budget at ang Judiciary ay may 45 billion. Ang Department of Labor and Employment or DOL ay makatanggap ng 44 billion kung ikumpara mo ang budget ng Education na 773 billion at ang 686 billion budget ng DPWH kumpara sa 222 billion ng Department of National Defense ay napakalaking diferensya, halos 3 times ang diferensya sa budget. Kaya hanggang ngayon, nahirapan pa rin ang Department of National Defense na makabili ng malaking military assets. Ang defense budget ng Pilipinas sa susunod na mga taon ay 222 billion piso katumbas sa 4 billion US dollar kumpara sa Thailand na may defense budget na 7 billion US dollar noong taong 2021. Kaya ang Thailand ay napakalakas at powerful ang kanilang military at ang Indonesia naman ay may defense military budget na abot hanggang 9.3 billion US dollar, mahigit sa dalawang beses na mas malaki kumpara sa Pilipinas. At ang Vietnam ay may military defense budget na 5.5 billion US dollar at aabot pa ito ng 8 billion US dollar sa susunod ng mga taon. At ang Malaysia ay halos kapareho lang ang defense military budget sa Pilipinas na aabot hanggang 4 billion US dollar. Pero nakapagtaka, bakit napakaraming military assets at napaka-powerful ang Malaysia kumpara sa Pilipinas? At ang Singapore ay may defense budget na 11.56 billion US dollar noong 2021. Ang Singapore ay ang pinakamalaking defense budget sa buong Southeast Asian nation. Kaya hindi ikapagtaka na ganun na lang ka-powerful ang kanilang militare. Dapat ang Pilipinas ay malakas ang militare dahil mahahaba ang coastal territories ng ating bansa at maraming mga disputed territory na inangkin ng China kahit ang areas na ito ay pasok sa economic exclusive zone ng Pilipinas. Ang problema nito ay kulang ang mga barko sa Philippine Navy na magpagpatrulya sa ating karagatan. Hindi kulang ang budget dahil ang Malaysia at Pilipinas ay kapareho lang ang military defense budget. Pero bakit mas marami pa ang barko ng Malaysia at mayroon pa silang submarine? Ang Myanmar ay may 2.2 billion US dollar na military budget na halos kalahati lang sa Pilipinas. Pero ang kanilang military ay napaka-powerful. Mayroon silang bagong kilo-class submarine at mayroong apat na bagong na mga frigates at tatlo na mga bagong corvettes at napakarami pa ang kanilang mga fighter jet. Sana ang ating gobyerno ay pagtuunan ng pansin na palakasin ang ating military, ang capabilities ng ating military dahil napakahalaga ito na magdepensa lalo na sa teritoryo ng mga Pilipinas na halos inangkin na ang iba sa China doon sa South China Sea. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating mga kaibigan gaya ni Ayan Corte, ni Gerard Dadule, ni Boy Tigas Official Vlog at ni Mangka Makatuon. Hanggang sa susunod, maraming salamat.